Guys, kung may mga sign kayong nakikitang ganun is magtanong na kayo. Ito na yung pinaka-real talk. Ito na yung pinaka-masakit. Kung na... It's me again, JC. Today is bagong ligo tayo ngayon, pero mukhang hindi bagong ligo. Amoy luma pa rin or amoy ewan pa rin. Natatawa lang ako guys kasi first time kong maligo ng nagba-vlog today. Kasi to be honest, yung mga nakaraang video ko is hindi ako nakaligo noon. Minsan bagong gising pa ako, minsan amoy ewan pa ako. Pero ngayon is bagong ligo tayo, so congratulations to me. Bagong ligo ako guys. Today's videos is pag-uusapan natin yung mga signs na hindi ka na mahal ng partner mo. At kung gusto mong mapanood yung vlog ko na paano mag-move on, is ilalagay ko sa description para kung gusto mong mapanood yun is panoorin mo. Then I hope makakakuha ka ng ideas kung paano mag-move on doon. So wag natin patatagalin pa, simulan na natin ang vlog na ito. Ang pag-ibig or ang isang relasyon ay masaya sa umpisa, lalo na kung mahal nyo ang isa't isa. Pero maging handa ka sana sa anong maging mangyari or anong maging resulta ng inyong relasyon, dahil dumadating tayo sa point ng pag-ibigan natin na hindi na tayo nagkakaunawaan or hindi na tayo nag-work ang isang relasyon. Narito na ang mga signs na dapat mong malaman para makapaghanda ka kung may nakikita kang mga sign. Unang sign is hindi na siya masyadong nagte-text sa'yo. Hindi tulad ng dati na everyday is may update siya kung ano yung mga ginagawa niya or kung ano yung mga pinagkakabalahan niya. Meron na siya sigurong ibang kinakausap na mas importante sa'yo. Sign number 2 is lagi na lang siyang galit sa'yo. Yung tipong nakagawa ka lang ng konting pagkakamali is pinapalaki niya or naghahanap siya ng way para ipadama sa'yo na hindi ka na niya mahal. Sign number 3 is hindi niya iniisip yung feelings mo. Yes, masakit isipin na yung mga taong mahal natin is hindi nila iniisip yung mga feelings natin kung masasaktan man tayo sa mga gagawin nila or sa magiging action nila sa atin. At yung mga bagay na hindi na dapat gawin na habang magrelasyon kayo is ginagawa na pa rin. Sign number 4 is wala na siyang update sa'yo. Yung tipong hindi na siya nagpapaalam kung saan siya pupunta. As in, wala na siyang update or wala na siyang pakialam kung magalit ka man or ano yung magiging feelings mo. Sign number 5 is wala na siyang effort sa'yo. Hindi tulad ng dati na kung gagawa ka ng effort sa kanya, maliit man o malaki, is sobrang appreciate niya. Sobrang tuwang-tuwa na siya. Pero bigla na lang siyang nagbago sa'yo na hindi ka na niya sinusuportahan or hindi na siya nag-e-effort na samahan ka sa mga gusto mong pupuntahan or sa mga gusto mong gagawin. Dahil meron na siyang ibang binibigyan ng effort. Masakit isipin na yung isang mahal natin is hindi tayo sinusuportahan at hindi tayo ini-effortan. Sign number 6 is lagi na lang siyang may kachat. Yes, yung tipong magkasama nga kayo, pero lagi niyang hawak yung phone niya or lagi siyang may mga nakakachat na hindi mo alam kasi tiwala ka sa isang karelasyon mo na ikaw lang yung mahal. Kung may nakikita kang nakakachat ng partner mo, hay naku, magdasal-dasal ka na, dahil yun na yung isang dahilan na magkakasira kayo or magkakalabuan kayo sa inyong relasyon. Sign number 7 is ayaw niyang ipacheck yung phone niya dahil takot siya na may makita kang ibang nagme-message sa kanya or takot siya na malaman mo na meron na siyang ibang pinagbabalingan ng atensyon. Sign number 8 is hindi ka na niya priority. Masakit man isipin na yung taong mahal natin is hindi na tayo priority or hindi na tayo inuuna. Sign number 9 is ito na yung pinaka-real talk. Ito na yung pinaka-masakit kung nakikipagrelasyon naman. Hindi na siya nag-I love you.
uulitin ko, hindi na siya nag-I love you dahil hindi ka na niya mahal. Hindi na niya maramdaman yung init ng pagmamahal niya sa'yo dahil meron na siyang ibang pinagkakampanahan or magsasabi siya ng I love you sa'yo pero hindi mo maramdaman yung pagmamahal niya or yung pagkakasabi niya ng I love you sa'yo kasi nga it's either na ipilitan lang siya sa'yo or nakukulitan na siyang sumagot. Ang pinakahuling sign is marami na siyang excuse or busy siya dahil ayaw ka na niyang makasama, ayaw ka na niyang makita, or ayaw ka na niyang makausap na matagal dahil busy siya sa mga bagay na hindi mo alam is nagkakaroon na siya ng ibang karelasyon. Yun yung mga 10 signs na dapat mong malaman sa iyong partner kung hindi ka na niya mahal. Guys, lagi nating isipin na mas unahin nating mahalin ang ating mga magulang dahil sila yung unang makakaunawa, makakasuporta sa atin kung may mga problema man tayo. Advice ko lang sa inyo guys is lagi nating mas unahing mahalin ang sarili natin dahil kailangan nating tulungan ang ating sarili makabangon at makawala na sa dinadamdam natin. Thank you sa panonood and huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated naman kayo sa mga bago kong videos para hindi ko na kayo kukulitin pa.